Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabotin ang 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayo na silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumagsa mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghukom, sasaksi ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.